Magandang araw mga bata! Narito si Teacher NJ para ikaw ay muling gabayan sa pagsasagot ng iyong module sa Mother Tongue. Tayo ngayon ay nasa unang aralin sa unang linggo para sa unang markahan. Kamusta ka? Sana ay nasa mabuting kalagayan ka ngayon. At sana ay handa ka ng makinig kay Teacher NJ. Kung ikaw ay handa na, kunin mo ang iyong Mother Tongue module, iyong kwaderno at ang iyong lapis. Magaling! Mukhang ikaw ay handa ng makinig kay Teacher. Para sa unang aralin sa unang linggo sa Mother Tongue, ating tatalakayin ang paksa na ako at ang aking karanasan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makakapagbahagi ng iyong sariling karanasan tungkol sa iyong pamilya, paboritong pagkain, at alagang hayop. Ikaw din ay inaasahan na makakagamit ng angkop na ekspresyon sa pasalitang pamamaraan upang ipakilala ang iyong sarili, ang pamilya o kaibigan, at makagamit ng bokabularyo na tumutukoy sa sarili, hayop o bagay. Handa ka na bang makinig? Kung ikaw ay handa na, atin munang kilalanin kung sino ang nasa larawan. Ano ang nakikita mo sa iyong screen? Tama! Ito ay larawan ng isang batang babae. Pakinggan natin si Suzy habang pinapakilala niya ang kanyang sarili. Magandang araw! Ako si Suzy. Ako ay 6 na taong gulang. Ang aking ina ay si Alma at ang aking ama naman ay si Jose. Ang paborito kong pagkain ay adobo at ang paborito kong hayop ay pusa. Nakinig ka bang mabuti sa pagpapakilala ng batang si Suzy? Magaling! Kung ganoon ay ating sagutan ang mga katanungan. Ano ang pangalan ng bata? Tama! Ang pangalan ng bata ay si Suzy. Ilang taon na si Suzy? Magaling! Si Suzy ay 6 na taong gulang. Para sa ikatlong katanungan, ano ang pangalan ng ina ni Suzy? Magaling! Ang kanyang ina ay si Alma. Ano naman ang kanyang paboritong pagkain? Tama! Ang kanyang paboritong pagkain ay adobo. Narinig mo din ba kung ano ang paborito niyang hayop? Magaling! Ang kanyang paboritong hayop ay pusa. Napakahusay mo! Ngayon ay nakilala mo na si Suzy. Mamaya, ihanda mo ang iyong sarili dahil ipapakilala mo rin ang iyong sarili sa iyong mga kasama sa bahay. Ngayon, ay buksan mo ang iyong module sa pahina 6 or page 6. Nakikita mo ba sa iyong module ang larawan na kagaya ng nakikita mo sa iyong screen? Magaling! Ibig sabihin, ikaw ay nasa tamang pahina. Pagmasdan natin ang mga larawan. Ano ang makikita sa bawat larawan? Naranasan mo na bang pumunta sa mga lugar na ito? Ako rin! Naranasan ko nang pumunta sa iba't ibang lugar na ito. Ano bang tawag sa lugar na nakikita mo sa unang larawan?
Tama, ito ay larawan ng isang parke. At kagaya mo, ay nakapunta na rin ako sa isang parke. Ano naman ang nakikita mo sa ikalawang larawan? Mahusay! Ito ay larawan ng isang ilog. Magaling! Naranasan ko na ding pumunta sa ilog kagaya mo. At naranasan ko ding mangisda kasama ang aking mga kaibigan. Ano naman ang masasabi mo sa ikatlong larawan? Nakapunta ka na rin ba dito? Ako rin! Naranasan ko na rin pumunta sa kabukiran. Sa ikaapat na larawan naman, anong larawan ang nakikita mo? Magaling! Ito ay larawan ng tabing dagat. Naranasan mo na bang maligo o maglaro sa tabing dagat? Si teacher din. Napakasayang maligo sa tabing dagat, di ba? Para naman sa limang larawan, ito ay larawan ng mga bulubundukin. Naranasan mo na bang pumunta sa bulubundukin? Ako rin, naranasan ko na rin mamasyal sa mga bulubundukin kasama ang aking pamilya. At ang pinakahuli ay ang larawan ng isang palaruan. Alam ko ay namimiss nyo na din pumunta sa palaruan, pero dahil panahon ng pandemya, hindi muna tayo makakalabas. Ngunit alam ko kayo ay mayroon ng masayang karanasan sa palaruan, kagaya ko nung ako ay bata pa. Kaya mo ba ang adalahanin at ibahagi mo ang iyong masayang karanasan sa iyong kasama? Kung ganon, ay ikwento mo sa iyong kasama sa bahay kung ano ang pinakamasayang karanasan mo sa mga lugar na ito. Maaari mo itong ikwento kay nanay, kay tatay, o di kaya naman kay ate at kay kuya. Napakagaling mo! Talagang nagagamit mo ang angkop na ekspresyon sa pagbabahagi ng iyong masayang karanasan sa iyong mga kasama. Ngayon naman ay balikan natin ang batang si Suzy. Nais ni Suzy na ikaw naman ang magpakilala. Kaya mo bang ipakilala ang iyong sarili? Magaling! Kung ganon, ay pakilala mo ang iyong sarili sa inyong kasama sa bahay. Napakahusay mo talaga! Palakpakan mo ang iyong sarili! Ngayon naman ay buksan mo ang iyong module sa pahina 6. Ating sasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin natin ang panuto. Punan ng tamang sagot ang mga patlang. Kopyahin sa kwaderno ang mga pangungusap at ating sagutan ito. Handa ka na ba? Kung ganon, ay makinig kang mabuti dahil gagabayan kita upang masagutan mo ang gawain. Simulan na natin. Ako, si, isulat ang iyong buong pangalan. Magaling! Ngayon naman, para sa ikalawang pangungusap, kumpletuhin natin. Ang aking ina ay si, isulat mo ang pangalan ng iyong ina. Napakahusay! Ngayon naman, para sa ikatlong pangungusap, ang aking ama ay si, isulat mo naman ang pangalan ng iyong ama. Magaling! At ngayon naman ay kumpletuhin mo ang huling pangungusap. Kami ay patlang. Tapos ka na ba ang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa? Napakahusay mo!
Ngayon naman ay ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ito ay matatagpuan natin sa 7th pahina ng iyong module or page 7. Basahin natin ang panuto. Ibigay ang pangalan ng mga sumusunod na hayop. Ano ang masasabi mo sa mga ito? Unang bilang. Ano ang pangalan ng hayop na nakikita mo sa unang larawan? Tama! Ito ay larawan ng isang aso. Ano ang masasabi mo sa aso? Magaling! Ang aso ay ang kaibigan nating mga tao. Meron ka pa bang nais sabihin? Napakahusay mo talaga! Ano naman ang nakikita mo sa 2nd larawan? Tama! Ito ay larawan ng isang daga. Ano ang masasabi mo sa daga? Magaling! Ang daga ay isang maliit na hayop. Ano naman ang nakikita mo sa 3rd larawan? Tama! Ito ay larawan ng isang kalabaw. Ano ang masasabi mo sa kalabaw? Magaling! Ang kalabaw ay isang masipag na hayop. May nais ka pa bang sabihin? Tama! Ito ang pambansang hayop ng Pilipinas. Napakahusay mo talaga! Ngayon naman, anong hayop ang nakikita mo sa 4th na bilang? Tama! Ito ay larawan ng isang manok. Ano ang masasabi mo sa manok? Magaling! Ang manok ay isang maagap na hayop. Napakahusay mo! Para naman sa 5th larawan, anong hayop ang nakikita mo dito? Tama! Ito ay isang kambing. Anong masasabi mo sa kambing? Magaling! Ang kambing ay isang hayop na kumakain ng damo at madalas nating makikita sa bukid. Ano naman ang nakikita mo sa 6th na larawan? Tama! Ito ay larawan ng isang kabayo. Ano ang masasabi mo sa kabayo? Magaling! Ang kabayo ay isang hayop na matulin or mabilis. Ikaw! Ano naman ang paborito mong hayop? Ibahagi mo ito sa iyong kasama sa bahay. Napakahusay mo! Palakpakan mo ang iyong sarili. Ngayon naman, bago tayo magpatuloy sa susunod na gawain sa ating module, atin munang pag-aralan ang mga salita na nakikita mo sa iyong screen. Babasahin ko ang mga salita at sabayan mo si teacher. Taytay. Paaralan. Cebu. Magaling! Anong napapansin mo sa mga salitang may pulang salungguhi? Tama! Ito ay pangalan ng mga lugar. Ngayon naman, ay babasahin natin ang nasa 2nd hanay. Sabayan mo uli si teacher. Annie, Carlos, Joseph. Anong napapansin mo sa mga salitang may asul na salungguhit? Magaling!
ito ay ngalan ng tao. Tayo ay magpatuloy sa ikatlong hanay. Muling babasahin ni teacher at sabayan mo ako, okay? Pasko. Bagong taon. Binyag. Anong napapansin mo sa mga salitang may dilaw na salungguhit? Tama! Ito ay ngalan ng mga pangyayari. Ngayon naman, ay babasahin natin ang mga salitang nasa huling hanay. Sabayan mo ulit ako. Upuan. Salamin. Crayola. Anong napapansin mo sa mga salitang may berdeng salungguhit? Tama! Ito ay pangalan ng mga bagay. Napakagaling mo! Ngayon naman ay maaari na tayong magpatuloy sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo na makikita pa rin sa pahina 7 ng iyong module. Basahin natin ang panuto. Kopyahin ang chart sa kwaderno. Lagyan ng tamang pangalan ang patlang gamit ang mga halimbawa na nakasulat sa chart. Basahin natin ang mga salita na nasa hanay. Sabayan mo ulit si teacher, Maria at Jose. Ano kaya ang tamang kasagutan? Tama! Ito ay ngalan ng tao. Para naman sa ikalawang hanay, sabayan mo ulit si teacher. Lapis at baso. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ito ay ngalan ng mga bagay. Para naman sa ikatlong hanay, basahin natin. Quezon at Laguna. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay pangalan ng mga lugar. At ang panghuli ating basahin, birthday, fiesta. Ano kaya ang tamang kasagutan? Magaling! Ito ay ngalan ng mga pangyayari. Napakahusay mo! Palakpakan mo ang iyong sarili. Ngayon naman ay maaari na tayong magpatuloy sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Ito ay makikita natin sa ikawalong pahina ng iyong module or page 8. Basahin natin ang mga tanong at piliin ang titik or letra ng tamang sagot. Isulat natin ito sa iyong kwaderno o sa iyong sagutang papel. Handa ka na ba? Unang bilang. May bago kang kaklase na nagtatanong kung ano ang pangalan mo. Alin sa mga sumusunod ang iyong isasagot? Tapos ka na ba? Ano ang iyong kasagutan? Tama! Ang tamang sagot ay letrang C. Magaling! Ngayon naman, sa ikalawang bilang, pagmasdan mo ang larawan ng hayop. Anong tunog ang nililikha nito? Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Oink, oink, oink! Para sa ikatlong bilang, pagmasdan ang larawan ng sasakyan, anong tunog ang nililikha nito? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. At sa ika-apat na bilang, alin ang tunog na nililikha ng isang baka? Tama! Ang sagot ay letrang B.
Magaling! Nakuha mo na naman ng tama ang mga kasagutan sa mga tanong. Ngayon naman ay ating basahin ang kwento na makikita mo sa iyong module na nasa page 9. Ikaw ba ay nasa 9 na pahina ng iyong module? Kung ganon ay handa ka ng makinig kay teacher. Makinig ng mabuti. Ang pamagat ng kwento ay ang aking mga alaga ni Leia Bernadette P. De Leon. Masaya ang umaga ko sa piling ng mga alaga kong hayop. Tiktilaak! Tiktilaak! Nang gising na tunog mula sa aking tandang. Kaya mo ba ang ulitin ang tunog na nililikha ng isang tandang? Magaling! Meow! 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 Malambing na pusa sa akin ay bumati. Ano nga ang tunog na nililikha ng isang pusa? Kaya mo ba itong ulitin? Meow! 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 Magaling! Ow! 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 Sigaw ng asong bantay ng bahay. Ano nga ulit ang tunog na ginagawa ng isang aso? Magaling! Ngayon naman, moo! 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 Tawag ng baka na damo ang hanap. Kaya mo bang gayahin ang tunog na nililikha ng isang baka? Magaling! Unga! 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 Nagmamadaling sigaw ng masipag na kalabaw na kay tatay tumutulong sa bukid. Kaya mo bang gayahin ang tunog na nililikha ng isang kalabaw? Mahusay! Oink! 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 Gutom na sigaw ng baboy na pambenta ni nanay. Kaya mo bang gayahin ang tunog ng isang baboy? Magaling! Tweet! 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 Awit na mga iba ang aking pinapatuka. Ang sabi ko na lang ang mag-alaga ng hayop ay sadyang kasiyasiya. Gayahin mo nga kung paano ang tunog na nililikha ng isang ibon. Tweet! 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 Magaling! Ikaw ba ay mayroon ding alagang hayop? Ako rin! Tandaan natin na ang mga hayop ay dapat inaalagaan at hindi sinasaktan. At kailangan din natin silang pakainin ng maayos. Ngayon naman ay narito ang mga larawan ng mga hayop na nabanggit sa kwento. Unang hayop, kaya mo ba ang ulitin ang tunog na nilikha ng manok? Mahusay! Ngayon naman ay muli mong ang gayahin ang tunog na nilikha ng isang pusa. Meow! 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 Magaling! Ngayon naman ay ating namang gayahin ang tunog na nililikha ng isang aso. Ow! 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 Mahusay ka talaga! Ano naman ang tunog na nililikha ng isang baka? Moo! 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 Napakagaling! At ano naman ang tunog na nililikha ng isang ibon? Tweet! 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 Tama! At ang pinakahuling hayop na nabanggit sa kwento ay walang iba kundi ang baboy. Oink! 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 Napakahusay mo! Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 5 na makikita sa 9 na pahina ng iyong module or page 9, aking babasahin ang panuto. Tingnan ang mga larawan. Hanapin ang mga hayop na nabanggit sa kwento. Iguhit ito sa kwaderno at lagyan ng pangalan. Isulat ang tunog ng unang letra ng bawat pangalan. Maaari
maaaring kang humingi ng gabay o tulong sa iyong kasama sa bahay, maaaring kay nanay, kay tatay, o di kaya naman ay kay ate o kay kuya. Tapos ka na ba? Magaling! Ating tandaan, mahalagang ibahagi ang iyong mga karanasan ng may tamang ekspresyon. Ito man ay tungkol sa iyong pamilya, sa iyong paboritong hayop o maging sa mga lugar na iyong napuntahan. Naintindihan? Mahusay! Palakpakan mo ang iyong sarili! At dito na nagtatapos ang ating aralin sa Mother Tongue sa araw na ito. Naging masaya ka ba sa ating talakayan sa araw na ito? Ako rin! Ano naman ang naging paborito mong bahagi ng aralin? Pareho tayo! Naging paborito ko ang pagbabahagi natin ng mga pansarili nating karanasan. Napakagaling mo sa araw na ito! Palakpakan mo ang iyong sarili at ikaw ay nakiisa sa ating talakayan para sa Mother Tongue. Muli, ito ay si Teacher NJ na nagsasabing kumain ng wasto at mag-aral ng mabuti. Hanggang sa muli, paalam!